Skyway, papunta tayo ngayon ng Batangas. Ayan, keep right na tayo. Okay. You know, Skyway na tayo. Okay, putol-putol na video lang ha, papunta tayo ng Masugbo, Batangas. You know, J. Araneta. Exit na yun. Putol-putol na video lang ha. Nasa Skyway na tayo. Malayo-layo na tayo. Pero sa dulo pa tayo bababa. Buendia na yung next exit. Hindi ko napansin eh, saan yung lugar na kaya ito? Okay, nasa Skyway tayo ha. Layo-layo na tayo. Ayan, kaya itong susunod na exit na tayo. No, kanina pa tayo S-Lex eh. Ah, Santa Rosa tayo e-exit. Tapos kakanan going to Tagaytay. South Luzon Expressway na tayo. Exit tayo dun sa Santa Rosa. Ngayon pagkabayad ko rito, meron na tayong ATC. Okay, tollgate na tayo. Dire-diretso na tayo rito. Hopefully gumana yung pinaload ko, pinakapit ko. Sabi yung kakanan daw ako dito, going to Tagaytay. Okay, dire-diretso na tayo. Sana walang traffic, pero hopefully walang traffic ang Linggo naman ngayon. Tama na natin, hindi pa pala yun yung inaakala kong ano, arko ng Tagaytay. Pero Tagaytay na to for sure. Dito sa left side natin yung main. Uli, tama yung ginawa ko, kumana ng pagkakulog sa dito. You know, eto na, salamat po Lord sa ligtas na biyahe. Pero maraming marami pa tayong pupuntahan. Oh, andito na tayo sa Tagaytay, oh. Ayan na yung arko ng Tagaytay. Oh. Oh, sa mga nakarating na sa Tagaytay, alam nila yan yun, yung parang poste na yun. Tagaytay na tayo. Kanina pa. Ang labig na. Makulimlim pa.
Iba talaga ang hangin dito. Mararamdaman mo, biglang lalamig eh. Putol-putol na video lang hanggang sa makapag-vlog tayo mamaya ng mga dapat pupuntahan hanggang bukas pa. Bubagsak yung temperature gauge natin sa lamig. Sa lamig na nga kasi. Okay, putol-putol na video lang. 3:30 p.m. Pero pag ano, nilabas mo yung kamay mo sa bintana, ang lamig, ramdam na ramdam. Iba talaga ang klima yan. Bukas i-vlog natin yan. Iba talaga ang klima rito sa Tagaytay. Pero mo 3:30 p.m. Pag talagang galing ka ng Maynila, mararamdaman mo yung lamig niya. Medyo makulimlim pa. Yun o, nasugbo. Ito, kilala to, bili yan ng mga tapas. Ito pa, isang natuwa-matuwa rito sa Tagaytay. Kilalang pilihan na baka maka kailangan ka niya. Ayun o, dito na tayo, malapit-lapit na yun. Kaya pagdating sa lalawigan ng pagigiting, welcome to Nasugbo. Kapit-kapit na tayo sa pupuntahan natin. Okay, putol-putol na video lang. Malayo-layo na. Lumalampas na tayo sa arte ng Nasugbo. Ganda ng klima, tingnan mo yung temperature. Okay, lapit na tayo sa pupuntahan natin. Pinto. Yun lang. Paano? Yun. Pahatak. Yun. Hindi naman nila siguro ito matutulak. Hindi na natin nilalak. Ayun, lumak na. Ah, yun o. Dito nilalagyan ng pagkain. Ayun pa pala, ayun pala, may pagkain dun. Yun, malay mo, lapitan tayo. Naku, nakakatuwa pala yung mga ano. Grabing pagkabilog ng katawan. Zoom natin ng konti. Mga purebred yan. Naku pala, mga halimaw pala sa laki. Ito pa isa, oh. Lapit tayong konti. Kahit hindi na i-zoom eh. Kakatawa.
Andun, puntahan din natin. Yan naman na titingnan natin. Ayun, pakakainin. Yun, machechembuhan natin. Yun lang, lubog ang paa. Putik nga. Okay lang. Ayan, ngayon makakakita tayo ng yan ang mga mahal ko, ha? Imported goats, Boer, all the way from Australia yan. Nakakalula ang laki nitong mga ito. Hindi lang yung laki, yung bilog ng katawan nila. Ayun, yung mga nasa likod na yun, oh. Kaya lang, di naman natin malalapitan yan. Sinum natin ng konti. Sobrang laki sa personal nitong mga to. Nakakalula. Ngayon lang din tayo nakakita ng ganyang kalalaki na mga puro na Boer goats all the way from Australia. Nakakatuwa. Oh. Okay, nakaswerte tayo. Mga purebred na Boer goats yan. Galing ng Australia yan. Pinili yan, piling-pili yan, mga yan. Estimate price nga. Estimate lang naman. Nasa between 60, 70, 80,000 daw ang isa niyan. Daw, ah. Hindi ko alam kung makikita natin sa video ng malaki yan. Hindi yan naka-zoom, eh. Pero pag nakita nyo ito ng, kumbaga, personal yan, malapitan, malulula kayo. Ako nga, nalulula sa laki, eh. Ako, ngayon lang din nakakita talaga ng ganyang kalalaking, tsaka puro. Nakakakita tayo ng mga may lahi. Pero yung purong ganyan, talaga ngayon lang tayo nakakita. Kaya kung sasabing titimbang ng mga 50 kilos, maniniwala tayo o pataas pa. Nakakatuwa. Ganda ng lugar, eh. Oh. Nasa Subo, Batangas tayo. Boer goats. Puro breeder yan. Yung tatlo doon kanina, at saka ito pa, kasamahan niya to. Di ba? Nakakatuwa. Eh, yan si Taro Taro G. Alam niyo naman, sa agriculture tayo, eh. Halaman, puno na nagbibigay ng pagkain sa tao, halaman, gulay, tsaka mga hayop. Yan, agriculture. Dahil galing tayo sa Gregorio Araneta University Foundation na agricultural school na, pero ngayon, ano na siya? De La Salle Araneta University. Okay. Yan, nakachamba tayo. Nakaswerte tayo. Pinayagan tayo kahit short video lang. Mga Boer goats, mga pure breed to. Galing ng Australia. Talaga namang kung titingnan natin ito ng malapitan ng katulad nung nagawa ko. Pero ano, eh, takot sa tao, eh. Nakakalula yung laki talaga niya. Talagang kung magka-presyo man ito ng talagang 50,000, 60,000 ang isa. Sobra-sobra natin paniniwalaan, eh. Dahil ang lalaki nito sa personal pag nakita nyo. Okay. Nakakatuwa. Meron na naman tayong bagong content sa vlog natin. Marami to. Isang lakaran dito sa area ng Batangas, Cavite. Marami pa tayong mapupuntahan. Okay. Hanggang dito na lang. Boer goats galing ng Australia. Yan, isa yun na yan, oh. Laki, grabe.
Okay. Putik. Pero para sa video, okay lang. Ayan, ayan, nakakatuwa. Tingnan nyo, baka lumapit sa atin. Grabing halimaw sa laki. Nakakatuwa, tingnan nyo, baka lumapit sa atin. Grabing halimaw sa laki. Patabaing baka to, tatlong piraso. Alagaan siguro ng 6 na buwan, 10 buwan. Anako, malaki na ang itinaba niyan sa bigat niya na patabaing baka. Nakakatuwa. Mga 6 na buwan alagaan niya, hanggang 10 buwan, isang taon. Napakalaki ng maidadagdag sa timbang niyan. Talagang kikita yung nag-aalaga. Lalo ngayon, nag-uulan, tas araw. Ang bilis na dumami ng damo, lumago ang damo. Okay. Ramdam mo yung puwersa sa paghila niya ng damo. Bait din. Aba, oh. Wala pa.